Maligayang pagbabalik, mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. VP Inday Sara Duterte with a smart move. Hindi na po itutuloy ang paghingi ng convention funds sa Kongreso according to the Office of the Vice President. Ang rason kung bakit na hindi itutuloy ang confidential fund upang hindi na magkagulo. Mrs. Romualdez, kasama na rin sa paninira kay VP Inday Sara. Mr. and Mrs. Tambaloslos, nagsanib puwersa. Panoorin ang buong video para sa mga karagdagang impormasyon. Kung bago ang kapalamang sa aking channel, huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel. Ang isyu ng ito ay naging usap-usapin din sa social media. Sinabi ng isang netizen, lumuhod kayo sa mga mag-asawa para magkapondo ng pera. Ano kayo mga asawa? Diyos? Matakot kayo at mangilabot sa ginagawa ninyo. May Diyos na nakatingin sa inyo. At sabi naman ng isa, mas naniniwala ako sa mga Duterte kaysa sa mga Romualdez. At sabi naman ng isa, Tambaloslos, hindi nyo pera yan at pera namin yan. Mahiya kayo. Hindi na po nila itutuloy ang paghingi ng confidential fund. Kawawa naman. Kawawa naman yung mga detractors ni Vice President Sara Duterte. Yun na lang ang issue, hindi pa itutuloy. Okay. Marami pa po, no? Meron pa po tayong babasahing pahayag ni Daryl Yap tungkol po dito sa Yolanda. Naroon nga ba talaga si Speaker? Marami po nagko-question na ngayon, no? Kino-question po ni Daryl Yap. Kung talaga bang naroon. Kasi pinalalabas nila na hero si Martin. Hindi ko po kasi matandaan kung naroon si Martin o hindi lang natin kilala pa si Martin noon, di ba? Kasi siyempre, ang kilala natin sa Romualdez, yung poging Romualdez. Okay. Ano pa ba pag-uusapan natin? Meron pa ba? Ayan, yung bumaha po ngayon sa Davao at sari-sari na pong banat ang inabot. Talagang mga malikhain itong mga bumibira sa ating Pangulong Duterte. Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte. Yan po ang mga paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. So marami po, alam nyo naman, yung self... Para, Lenin, no? Hindi ko lang po I can't stop comparing Lenny from Martin Romualdez, no? Talagang lahat ng tulong, may picture siya, lahat na, at hindi ko alam kung ginagaya niya yung ano ni Lenny na lahat, no? Tapos siya yung wag natin sabing umiepal. Siya yung naka-forma lahat, no? Pati nga, ako sa totoo, hindi ko po naalala kung narin siya sa Yolanda. Kasi si ano lang sikat doon, eh, di ba? Si yung poging Romualdez lang. Eh. Wala tayong magagawa, pogi na. Yung asawa ni Kring-Kring ang kilala natin. Pero ngayon, bigla naglabas na siya yung hero ng Yolanda. Parang naitsapwera lahat eh. Siya yung nasa sentro ng Yolanda eh. Oy, welcome White Dragon sa regular member. Tignan natin kung ito si White Dragon ay... anong tawag dyan? okay. Ito po ang sinabi ni... dahil wala po ako roon, wala po. Pero ito po, verified po to na kay Daryl Yap, no? Sinasabi po to ni Daryl Yap. Okay.
Pakinggan lang po natin. Kaibigan sa kaibigan, Manang, I dare you. Hindi ko na ipapaliwanag, babasahin ko lang. Gaya na matagal ko nang sinabi, dalawang aking dahilan kung bakit ako naging... Ay, wag na yan, wag na yan. Kasi mga paek-ek niya lang yan. Okay, bilang kaibigan mo, Senator Amy R. Marcos, bakit hindi ikwento paano tayo nagkakilala at bakit natin sabay na minahal si PRRD? Hindi po sapat na sabihin mo na sinusuportahan mo si PRRD laban sa mga emote ng pinsan mo. Bakit hindi po natin iklaro ang nangyari sa Yolanda? Bakit hindi niyo po ikwento na nung dumating ang Diyos, nandumating ang Davao Disaster Brigade? Kasama si PRRD ay umiiyak si Tatay Digong at nagsabi pa ng nasaan ang Diyos dito, Amy? Bakit pinayagan niya mangyari ito? Naalala mo ba yan, Senator? Nagtinginan lang lahat ng tao doon. Doon din po sa misyon na yun ay tinanong kayo ng kasamahan ko, nasaan po si Martin Romualdez? Bakit si Alfred Romualdez lang ang nandoon? Hindi ka po sumagot, Senator. Nagtanong sa'yo kasi ikaw ang nasa bahay nila. Wala yung Yeda o kung sino man. Ang naalala ko lang, sabi na stop niya doon, si Manang Amy po ang natutulog sa kwarto nila ni Sir Martin. So ang tanong ko po, Senator, kung nandun po si Martin Romualdez, gaya ng pinagsasabi ng mga pangit niyang friends sa social media, bakit po kayo ang natutulog sa bedroom nila? At bakit kayo ang nagmamando na relief goods na ibinagsak lang sa bahay nila? Yan po ang mga pahayag nito ni Daryl Yap, no, tungkol po dyan sa Yolanda. Total, sinasariwa po natin yung 10 years. No? Hindi lang po pala, ngayon lang po sa interview ni nung Poging Romualdez. Kahit po after na ng ano, no, yung kapalpakan po ng pamunuan ng mga Dilawan, no? Libo-libong bahay ang hindi napakinabangan, pinatayo ng dalawampung pangulo, yung si Pinoy, sa gabay ng kanyang, ewan ko kung ano papel doon ni Maruas, ay naipatayo po itong substandard. Ito po ang literal na sinabi ni nung Poging Romualdez. Substandard at talagang palpak na. Hindi, nakalimutan ko isa. Basta substandard, sa akin na lang yung palpak. O, yan po ang ating paggunita sa Yolanda. Nagbasa lang tayo kay Derek Daryl Yap. Kayo na po bahalang umintindi. Hindi na ako magre-react dyan. Okay, punta na po tayo rito sa mga mali-malita. Ito lang po, bago tayo tumalakay, no? Meron pong, kasi trending po ngayon yung Davao City. Dahil po kasalukuyan po ay binabaha. Hindi ko alam kung kasalukuyan to, kasi trending sila eh. Nakita ko lang dito sa isang Dilawan. Ang sabi nung netong isang Dilawan, hindi ko wala, Dilawan at Kakamping. Napamura ako eh. Sabi niya, akala ko ba parang Singapore na ang Davao? Dahil balde-balding confidential funds ni Sara dyan. Bakit parang ilog ang baha? Saan napunta ang pera? Hindi ko maintindihan kung nakakaintindi talaga yung mga Kakamping at Dilawan eh. Kaya kayo talunan eh. No? Wala po nagsabi na mala Singapore. Ang pinagmamalaki po ng mga taga Davao, wala silang utang. Ha? At wala silang insurgency problem. Wala po ako nabasa kahit isa na yung Davao ay parang Singapore. Wala tayong tinalakay na parang Singapore ang Davao. Hindi ko maintindihan ang lilikot ng pag-iisip nitong mga to. No? Saan daw napunta yung confidential fund?
Yun nga po yun. Hindi nyo ba naintindihan? Hindi po nilutas ng confidential bond yung baha. Unlike po sa Metro Manila, baka hindi nyo po alam, nasa Davao po yung tinatawag nating Mount Apo. Yung pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas. Ah, hindi naman. Wala pala sa Davao City. Ibig sabihin, nasa Davao, no? Kaya yung mga tubig na galing sa kabundukan, yan po kaya ragasa eh. Di ba? Okay. Pag yung ibang lugar ang binabaha, tulong yung gusto natin, tulungan natin yung mga taga doon, tulungan natin. Hindi naman po nang hingi ng tulong yung mga taga Davao eh. Ang ganda nga ng kanilang response dyan. Di ba? Wala pa naman tayong nabalitaan na napahamak. No? Imbis na manghingi ka ng tulong dahil nakita mo bumabaha, kinantsawan mo pa kagad yung Davao. Na akala mo ba mala Singapore? Hindi ko alam kung saan mo natutunan yung akala nyo may pinagmalaki ba na yung Davao parang Singapore. Dinadagdagan nyo eh. No? Yung CIA po, para po yun, mawala na rebelde. Mawala na insurgency. Ito lang tanong ko. Sa NCR, Kapitolyo ng Pilipinas, narito po ang pinakamayayaman. Opo, top 10 po pinakamayaman maliban sa Davao. Tsaka, ewan ko kung ano pa yung isa. Narito po ang pinakamayayaman lungsod. Bakit po may baha pa rin dito sa Metro Manila? Pag bumabaha ba sa Metro Manila, Metro Manila, ano na? Bakit tayo binabaha? May ganun bang reaksyon? Kala ko ba Metro Manila tayo? Ha? Bakit blurred ang comment ko sa iyo ngayon? Ano? Bakit blurred? Hindi ko naintindihan. Yung picture ba yung blurred? Ano comment? Natural lang po binabaha ang buong Pilipinas pag may tubig. Huwag niyo pong ibahin. Makapanira lang kayo, no? Metro Manila nga po. Pinakamayayaman ng lusog, binabaha. Kayo naman, no? Bobolahan naman tayo. Okay. Meron pa ba sa mga maliliit na balita bago tayo pumunta rito kay ano? Ah, ito po. Maganda 'tong sinabi ni Yes Yes Yo. Kilala na naman natin 'to si Attorney Topacio. Good morning friends, let make this ultra clean. Clear. A Marcos has never been the problem, just like in the case of Marcos Sr. A Romualdez has become the problem. No, not Madam Imelda. Google up Kokoy Romualdez. React. Hindi na po ako magre-react. Kilala niyo naman si Topacio. O, para sa mga hindi po umabot sa administrasyon ng tatay ni Pangulong Marcos. Siyan po yung mga umabot sa administrasyon ng tatay. Alam ko meron pang isa eh. Ito, kino-question po yung pagpapahayag si Antonio Contreras. Ito po yung Professor Contreras na nagtangkang mag-vlog. Pero dahil wala nanonood, hindi ko alam kung nagbablog pa rin to eh. So, is the loyalty of Senator Amy Marcos to the Dutertes stronger than her loyalty to the country? Alam mo, professor ka pa naman, no? Wala kayong mga common sense. Tinatanong niya, yung loyalty ba ni Amy sa mga Duterte mas mataas pa? Mas malakas pa yung loyalty niya sa Duterte kaysa sa loyalty niya sa bansang Pilipinas? Ang tanong ko sa iyo, Contreras,
Magkaaway ba yung mga Duterte tsaka yung Pilipinas? Munta nga lang, eh, di ba? Yan ang mga intrigang walang katuturan. Narinig mo na nagpahayag ng loyalty si Aimee Marcos dito kay sa mga Duterte. Tatanungin mo, mas stronger ba yung loyalty niya sa mga Duterte kaysa sa loyalty niya sa Pilipinas? Bakit magkaaway ba yung Pilipinas tsaka yung Duterte? Ang aarte nyo. Kaya kayo talunan eh. Punta na po tayo rito sa pahayag na to ni VP Sara. Wala pala. Wala pa nakasulat eh. Kaya hindi pa natin mabasa. Ayon sa pagkakatanda natin, no? Nagbigay po ng sulat. Naawa ko sa mga kakamping katdilawan. Pinanood ko yung parte na igigisa dapat yung Office of the Vice President sa Senado kanina. Nireplay ko. Pinanood ko muna. Kaya tayo medyo late kasi pinanood ko yung sa Office of the Vice President. Nakasalang yung budget nila. Umati naman si Sara Duterte doon. Okay. Mainit talaga si ano no, si Riz Ontiveros. Yun lang po ang tanging niyang issue kay Sara Duterte. Yung pong 125 million. Hanggang ngayon tinatanong saan napunta, paano ginastos, saan napunta, paano ginastos, no? Wala pong katuturan. Walang katuturan. Sinampahan nyo ba? Baka nakakalimutan ni Senator. Sinampahan na ng kaso yung 125 na yan sa Supreme Court. Ikaw pa na yung question lang, ginagamit mo lang siya para mag-gain ka politically. Ikaw ang nagpasimula, di ba, Risa? Kinarga mo yan. Sino na kinabang? Si Tambi. O, yari ka kasi kulang ang ano mo eh. Ikaw ang, kumbaga, ano yung ano natin? Si Risa Ontiveros at saka yung mga kabayan black ang nagtanim. Si Risa ang nag-ani. Si Risa ang nagbayo. Si Risa ang nagsaing. Si Tambi ang kumain. Real talk, di ba? Kanino napunta lahat yung gain? Ang ginagawa kasi nila, gusto ni Risa na tapatan eh. Sara versus Risa. Gusto niya project na gano'n na magaganap sa 2028. Pero sa totoo, ano naganap? Sara versus Martin. Di ba? Di natin alam kung lalaban to si Rapi Tulpo. Teka mo pala muna, bakit para nawawala yung ano, si Rapi Tulpo? Hindi ko marinig. Ha? Nagtatanong lang po. Hindi ko po alam kung bakit biglang hindi nagpapa-epal ngayong panahon na to. E galit na galit pa naman si Jinggoy. Wala akong connection. Ha? Hindi ko alam. Hindi ko po alam yan kung ano po ang connection nun. Okay, anyways. balik po tayo rito sa... So nagpahayag na po ngayon, formal na po nagpasabi si VP Sara Duterte na siya po ay i-withdraw niya na o hindi na po nila itutuloy, no, yung paghingi ng confidential fund dito po sa Senado at sa buong Kongreso. So withdraw na nila, kaya yung mga nakahandang question ni Pimentel na ano eh, na pre-empt eh. Wala na kasi nag-withdraw na eh. Ano pa pag-uusapan yung confidential fund? Ito po ang pahayag ng Office of the Vice President sa pamamagitan ni POA, ni Attorney POA. Ang sabi po ng Office of the Vice President, i-withdraw na nila yun pong kasi nagiging divisive. Ito po ay naging dahilan ng pagkakawatak-watak,
Di ba, sa totoo lang po, naging dahilan po ito ng pagkakawatak-watak, hindi po ng unity ng mamamayang Pilipino. So, mas importante kay Sara Duterte ngayon, yung binigyan siya ng pagkakataon ng mga Pilipino na maglingkod bilang Vice President at pangalawa siya sa pinakamataas na pinuno, ay mag-contribute siya hindi sa pagkakawatak-watak. Kasi, alam niyo po, sa totoo lang, yan yung sinasabi ko sa inyo eh, no? A real talk, di ba? Yan yung sinasabi ko rito sa mga supporters natin, kahit yung mga supporters ng mga Duterte. Kulang kayo. Bakit ba yung nangunguna sa mga movement ni Sara Duterte? Bakit sa kanila kayo nakikinig? No? Sa mga Duterte kayo makinig kasi meron silang mga hakbang na hindi natin kayang isipin. Ngayon po, miski yung mga kalaban nila sa Senado, pwera sa Risa, syempre, hindi pa nagsisink in sa kanya yun. Mahirap magsink in yung walang sisink inan. Okay. Tignan niyo po si Pimentel. Wala siya nagawa kasi matalino si Pimentel eh. Gusto niya mang baray no, nalaman niya na ang gusto kasi ni Pimentel na ano si nagulat sila eh. No? Ang gusto niya na mapahiya yung Vice President, narito kayo madam. Ano ba, gusto niyo pa ba talaga? Kasi yung iba ayaw na eh. Eh binasa ni yung sulat, yung note mula kay BP Sara na hindi na nila ipopursu yung paghingi ng confidential fund. Tapos. Di ba? Tignan niyo yung impact nun sa mamamayang Pilipino. Nakukuha niyo po, ako, blindsided ako roon. Hindi ko alam na ganyan yung gagawin ni Sara Duterte. Akala ko ngayon, confrontation eh. Ha? Ang akala ko ngayon, pag sinalang si Sara Duterte, makikilala na, mahihiwalay na yung mga talagang sumusuporta sa mga Duterte at yung mga tunay na mga kalaban. Yun yung ine-expect kong magaganap pag sinalang na yung budget ni Sara Duterte. Blindsided na naman ako. Kaya, yan yung sinasabi ko sa inyo na mas matalino sa atin yung mga Duterte. Oh, naintindihan nyo na ngayon na huwag nyong pangunahan yung mga Duterte dahil mas matalino sila sa atin. Yan po, konkreto yan. Hindi ko naisip yan. Ang akala ko ngayon, putya, ano to? Konfrontasyon to. Inaabangan ko to eh. Akala ko, putya, paano makikipaglaban yung mga magagaling na mga makaduterte dyan? Si Tolentino, ang ine-expect kong magiging... Kasi si Tolentino ang pinakamatalino sa mga pro-Duterte. Pinakamatalino sa Tokis, ha? Iba na ganap, no? Biglang pinakalma ni Sara Duterte ang lahat. Huwag kayo kasi malilito. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Magtiwala sa mga Duterte. Alam nila ang ginagawa nila. Alam nila ang moves nila. Pag kayo nakinig lang dyan sa mga tokis-tokis ng mga kung sino-sino, na feeling nila mas matalino pa sila sa mga Duterte, wala mangyayari talaga. Maliligaw talaga kayo. Ako, firm ako eh. Lagi kong sinasabi, eto konkreto to. Mas matalino sa akin itong mga Duterte. Supporter nila ako. Ang gagawin ko, supportahan ko sila. O kita nyo ngayon, pigil na pigil sila. Anong gagawin nila ngayon? Anong move nila? E napigilan. Nakita nyo ba, may nagrarally pa? Marami-rami nagrarally ngayon. No to confidential fund. Biglang sinabi ni BP Sara na ano, na handa silang palawigin yan eh. Handa silang patagalin yung usapin ng confidential fund kasi yan lang po ang kaisa-isa lang nabibira kay Sara Duterte. Kaisa-isa po yun. Wala pong ibang issue na may babato sila kundi yung nanapak. Wala silang ibang issue kundi, o taas, eto na. E biglang sinabi, hindi na namin ipupursu yan. Hindi na namin itutuloy. Ano pa ngayon ang gagawin?
O tapos ang ganda ng mga sinabi, no? Makukumpara nyo ngayon. Yung nagsasabi na sila nagtatanggol ng Kongreso, makikita nyo yung diferensya. No? Yung isang na-threaten, tignan nyo yung attitude, ah, nung hindi kami papayag. Tatayo kami. Titindig kami. Tignan nyo po yung ginagawa nun. Ano yung sinabi niya? Bakit siya tatayo at titindig? Bakit tatayo at titindig? Para ipagtanggol si Franz Castro. Pero sa pagtatanggol niya kay Franz Castro, sinibak niya sa posisyon si Gloria at si Ungab. Di ba? Iba yung sinasabi na ipagtatanggol niya yung mga congressman. Ha? Sa ginagawa. Samantalang si BP Sara, nagtatalo-talo ang lahat. Uta, may liig pa rin ba ako? Nagtatalo-talo ang lahat. Kung dapat mambigyan, sino yung mga pabor, sino yung against sa confidential fund. Talagang hati-hati. Tapos handang-handa na naman si ano, na magtanong tungkol sa confidential fund. Si Risa Ontiveros. O, biglang nagsabi yung Office of the Vice President, hindi na namin itutuloy. Kaya yung mga rally nilang inihanda, yung kanilang mga kampanya na gagawin para laban sa confidential fund, wala na ngayon. Ano na gagawin natin ngayon? Mag-iisip na naman tayo. Sabi ng mga kakamping, Dilawan at mga ano, paano tong kampanya natin laban sa confidential fund? Kita nyo ngayon, ang banat pa rin nila confidential fund. Paano na yan? Wala na tayong issue. Mag-iisip tayo. Eh, matagal tayong mag-isip eh. Di ba? Matagal na naman sila mag-iisip. Yan yung sinasabi natin na anong tawag dyan? Sa chess match na unahan na naman sila. Handang-handa na sila eh. Una pa lang yan, yung pagsasampa nila sa confidential fund eh. Na reklamo sa Supreme Court. Blunder nga yun eh. Marami na nabubwisit doon kala yung pala may sarili ng grupo si Barry. Ang lupit ng mga kasama ni Barry, si Guanzon. Si Barry, si Guanzon, tsaka yung Cielo Magno. Napakaganda po. Ngayon, paano mo babanatan si Sara Duterte? Sasabihin niyo pa ba? Kita niyo ha, kung gaano ka awkward. 'Di ba? Isa lang yung sinasabi nila lahat sa social media. Ano lang ang sinasabi ng mga bumabanat kay Sara Duterte? Saan mo ginamit? 11 days, saan mo ginamit? Hanggang ngayon nga, 11 days pa rin, yung pa rin ang dala ni Rize. Hindi ba awkward na yun? Ha? Babanatan nyo pa rin? Eh, hindi na nga pinurso? Para tumahimik na kayo, hindi pa rin kayo tatahimik? Ah, hindi confidential pa nang tinututulan nyo. Ganito lang po yung atake natin dyan. Pag may kumibupa tungkol sa confidential fund, hindi na nang hihingi ah. Pinoproblema nyo pa rin? Malalantad ngayon yung mga kakamping at mga dilawan na hindi naman talaga yung confidential fund ang problema nila. Hindi naman talaga yung ayaw nila na confidential fund. Kasi dapat purihin nila si lahat ng tumututol sa confidential fund. Ano dapat ang gawin ngayon nung hindi na humingi si Sara? Dapat purihin nyo si Sara Duterte. Pero kung tutuloy nyo yung banat, dalawa lang yan. Hindi pa sila nababaan. Oy, huwag nyo naman muna banatan at inatras na. Binababaan lang yan ng ano eh, ito ang ano natin, kampanya natin. Kala nyo matatalino yung mga tukmul na yan? Binababaan lang yan. Kaya hindi nila kaya, balita ngayon, babanat kagad sila. Wala silang kakayahang magsuri. Naghihintay pa yan, anong gagawin natin? Si Sara Duterte, inatras na. Oh, boss, ano gagawin namin, boss? Mag-iisip pa kami muna. Tahimik lang muna kayo. Mag-iisip muna kami. Matagal lang kami mag-isip.
Yan po ang nangyari ngayon. No? Kawawa po yung kampanya nila kay Sara Duterte. Dahil matagal sila mag-isip. Last na pong topic. Ito po, nagulat po ako. Akala ko naman, yung standby lang, baka naman na mainit lang ang lahat. No? Kinumpirma po kanina, ay, thank you very much Ricardo sa 1499 Australian dollars. Maraming salamat, Ricardo Buensoseco. Akala ko standby lang habang mainit pa yung issue-issue ng China, di ba? Ay, hindi na po pala, tinuluyan pala. At hindi po China ang hindi po pala China ang nag-withdraw. Ito po, after the government withdrew its loan application from China, ibig sabihin, tayo pa po ang nag-withdraw ng loan application natin. Tayo pa po ang nag-withdraw. Yung Pilipinas pa po. Tuloy natin. After the government withdrew its loan application from China, National Unity Party President and Camarines Sur Representative El Rey Villapuerte proposed the construction of a Japanese-style bullet train to connect the National Capital Region and the Bicol Region. Ayan po. Ibig sabihin, bago na naman, scratch back to ano na naman yung Mindanao. Eh, ito, Bicol pala lang to dahil Bicolano to eh. Yung Mindanao, wala pa po. Pero sinabi na nga na nag-withdraw na tayo. Nakakasama ng loob, no? Kasi build yan eh. Diba? Diba? Kaya ako nang hinayang, isa yan sa dahilan kung bakit ako sumuport na itutuloy nila eh. Kita nyo po, ganun lang po, no? Yung nagsasabi, para sa next election, yung nagsasabi po na, hindi, ano ba yan? Eh, talaga namang itutuloy yan, hindi po. Yan, actual. Nakasalang na yan. Ang akala kong gagawin nila, konting, paano muna tayo kasi magagalit yung taong bayan, kabubomba lang sa atin ng China eh. Tsaka na tayo dumikit sa China pagka payapa na yung loob ng mga kababayan natin. Yeah? Tsaka uli tayo manligaw. Kasi pupunduhan nila ng China eh. Siyempre, paimportante din yung China. Di ba gusto nyo? Yung US nga pumupunta sa China. Oh. Wag nyo pong itaya lahat sa politika. Dapat iba yung pananaw natin sa politika sa ekonomiya. Kaaway natin sila sa politika, hindi na nga natin sila kaaway. Nakikipaglaban tayo sa kanila, pero yung ekonomiya natin, dahil sila yung may pera, wala pong pera yung US. Baka kala po ninyo. Ayan, nagtatampo na nga. Oh. Hindi nila mapunduhan yung Ukraine. Puta, magpupondo pa sila ng ano natin, ng trend natin. Malabo yan. Japan, hindi po ako tumututol na lumapit tayo sa Japan. Sana. Sana may pera pang budget yung Japan. Kasi kanila na yung, tandaan po ninyo, yung Japan, ganun po yan. Di naman po kasing luwag ng China yan na sige, ipunduhan yan. Iba't ibang bansa, meron na tayong ano, diba? Karanasan sa China. Kasi teknik ng China yan eh. Mananakop sila sa pamamagitan ng mga Belt and Road, Belt